Ang Mindanao o Kamindanawan ay ang ikalawang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ito rin ang tawag sa isa sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. Ang Mindanao ay makasaysayang lugar kung saan naganap ang maraming digmaan. Maraming dayuhan ang nagtangkang sakupin ito, ngunit ito'y hindi nasakop. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At sa videong ito, tatalakayin natin ang taong kinatatakutan ng mga Espanyol sa Mindanao. Kaya, simula na natin! Maraming banyaga ang nais angkinin ang Mindanao. Kabilang dito ang mga Hapon, Amerikano at Espanyol. Ngunit ang lahat ng ito'y hindi nagtagumpay dahil sa mga matatapang nating mga ninuno ang nagbuwis buhay. Ang Mindanao ay lugar ng mga Muslim. Noon ay pinamumunuan ito lahat ng mga sultan at dato. Sultan Muhammad Dibatuan Kudarat o kilala sa pangalang Sultan Kudarat, ipinanganak noong taong 1581. Ikapitong sultan sa kasultanan ng Maguindanao. Ang kahulugan ng sultan ay isang pinuno o leader ng mga Muslim, matapang at mabait na kayang ikontrol ang kanyang sinasakupan. Ganito ilarawan ang mga sultan. Noong unang panahon ang pamumuno ni Sultan Kudarat ay matagumpay niyang nalabanan ang mga Kastila na sinubok na sakupin ang lupaing Mindanao at nahadlangan ang pagpalaganap ng Kristyanismo sa pulo ng Mindanao. Mula siya sa angka ni Sharif Kabunsuan, ang pinakaunang sultan sa Maguindanao na isang misyonaryong Muslim na nagdala ng Islam sa Pilipinas noong pagitan ng 13 hanggang 14 na dantaon. Isinunod sa pangalan niya ang lalawigan ng Sultan Kudarat sa Pilipinas, pati ang bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao, kung saan ang kaapo-apuhan ng mga dato o pinuno ang mga kasalukuyang pinunong pampolitika. Sa ilalim ng pagkapangulo ni Ferdinand Marcos, naging pangbansang bayani si Sultan Kudarat. Itunuring siya ng mga Kastila na napakalaking hadlang sa pagpalaganap ng Kristyanismo sa Mindanao. Si Sultan Kudarat ay matalino at matapang, kaya nahihirapan sa kanya ang mga mananakop. Buo ang tiwala ng mga nasasakupan ng sultan, kaya't isa'y walang nagkanulo sa kanya. Pinamunuan ni Sultan Kudarat ang kasultana ng Maguindanao mula taong 1619 hanggang 1671. Si Sultan Kudarat ay anak ni Dato Buwisan na nagmula sa tribo ng mga Iranon. Ang kanyang ngalang Dibatuan ay hinango sa salitang Malayo na nangahuhulugan Pinuno at ang Kudarat ay salitang Arabic na ang kahulugan ay lakas. Iginalang siya maging ang mga naninirahan sa paligid ng kasultanan ng Maguindanao sa kanyang pamumuno. Napagkaisa niya ang kalinganan sa Butuan, Misamis, Bukidnon, Lanao, Cotabato, Davao at Zamboanga. Nagkaisa sila lahat sa pagtutol sa pananakop ng mga Kastila. Noong 1637, nagpadala si Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuero ng ekspedisyon ng mananakop sa lupain ng Mindanao. Napabagsak ng mga kaaway ang kanyang mga kuta sa Lamitan, Basilan. Ngunit nakatakas si Kudarat papuntang Zamboanga. Siya ay nagtago sa probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte at doon nag-ipon ng lakas at puwersa upang ipagpatuloy ang kanyang pagkikipaglaban sa mga banyaga. Noong 1638, pagkawala ni Kudarat sa Maguindanao, tinangkang sulsulan ni General Corcuero ang raha ng buayan na si Raha Maputi na angkinin ang bayan na dati sakop ni Kudarat. Nabigo ang mga Kastila sa planong ito. Sunod namang sinuyo ni Corcuero ang karibal ni Maputi na si Dato Manquior, ang pinuno ng Taulanin. Balak ni Corcuero na pagsabungin ang dalawang pinuno, nang sa gayon mapahina ang impluensya ni Kudarat. Bumalik si Kudarat sa Maguindanao. Lumawak palalo ang saklaw at impluensya ni Kudarat
sa 2 taon niyang pamamalagi sa Liklanaw ng Lanao del Sur at ikinadismaya ng mga Espanyol nang malaman nilang buhay pa si Cudarat. Noong 1645, sa kabila ng mangilan-ngilan na labanan sa pagitan ng pwersa ni Cudarat at ng mga Espanyol, nagkaroon ng isang kasunduan na pagpabuti sa relasyon ng 2 panig, samantala ginamit niya ang pagkakataong ito para palakasin pa ang kanyang pwersa. Tinipon niya ang mga sultanato sa mga bayan sa buong Mindanao. Noong 1655, 10 taon matapos ang mapayapang kasunduan, nanumbalik ang masungit na relasyon sa panig ni Cudarat at ng mga Espanyol. Sumulat si Cudarat sa lahat ng pinuno ng mga bayan sa Mindanao at binalaan niya ito na maghanda sa posibleng malawakang digmaan laban sa mga Espanyol. Hindi nangyari ang kanilang inaasahan sapagkat napagtanto ng mga Espanyol ang napakalaking puwersa ni Cudarat at tuluyan nang nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao. Hindi kailanman nadakip ng mga kaaway si Cudarat. Sa halip siya ay kinatatakutan ng mga Espanyol dahil sa ilang beses ng pag-atake ng mga Espanyol sa Mindanao at hindi sila nagtagumpay. Namatay si Sultan Cudarat noong 1671 sa edad na 90. Pumalit sa pagkasultan ang kanyang anak na si Dato Dundang Tidulay. Bilang pagkilala kay Sultan Cudarat, isang bantayog ang ipinitayo sa Makati, Kalakhang, Maynila. Isang lalawigan at isang bayan ang isinunod sa ngalan niya. May dekorasyong pandiplomatiko at silyong nagtataglay ang kanyang ngalan. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo tungkol sa ating bayani na si Sultan Cudarat? At kung ikaw ang tatanungin, handa ka ba na ipagtanggol ang bayan natin? Mag-comment down ka sa baba ng video nito. Maraming salamat sa pagsama niyo sa ating kwento ngayon. Once again, this is Ibra Channel and see you on my next video.